Julia Montes, buntis nga ba sa third baby nila ni Coco Martin? Mainit na pinag-uusapan ngayon ang aktres na si Julia Montes matapos siyang makita sa publiko na tila lumulobo na ang kanyang baby bump. Matatandang itong mga nakaraang buwan lang ay pinag-uusapan na buntis daw si Julia Montes sa kanyang longtime partner na si Coco Martin. At lalo pang naginit ang mga rumors na ito matapos dumalo kamakailan nila Coco at Julia sa yumaong dating ABS-CBN head na si Dio Indrenal. Makikita sa mga litrato na palaging nakatakip ang mga braso ni Julia Montes sa kanyang tiyan na tila ayaw niya ito masyadong mahalata ng publiko. Bukod dito ay naging bagay na ang pananamit ni Julia sa oras na iyon. Makikita din sa mga videos na may baby bump na si Julia Montes at kapansin-pansin din ang kanyang pananaba. Ayon din sa kumakalat online na balita, ito umano ang kanyang third pregnancy at pangatlong baby nila ni Coco Martin. Matatandaan na unang nabuntis si Julia noong 2019. Naging viral ang balitang iyon. Kinumpirma pa ng isang batikang showbiz analysis na si Ogie Diaz ang ikalawa ay noong 2022 at ito ang latest na 2024. At noong May 23, 2013 lamang kinumpirma nila na mayroon ng 12 years ang kanilang pagsasama. Pahayag ni Coco, "Napakasarap ng pakiramdam namin dahil 12 years na kaming magkasama pero pareha pa rin tulad ng dati. Nilook forward namin kapag may project na magkasama kami and then kapag may pagkakataon, nakakalabas kami. Nakikita kami ng mga tao pero namimaintain namin ang privacy sa buhay namin." Ito ay nangangahulugang nagsimula ang celebrity couple na ito na mag-date noong 2011, kung saan ang ngayon na 28 anyos na si Montes ay 16 pa lamang noon. Samantalang si Martin naman ay magiging 42 na sa Nobyembre. Napag-alaman na hindi na confirm ang mga anak o kung may mga anak sila pero hindi rin ito itinanggi. Napaka-pribado nilang dalawa umano sa kanilang relasyon. At isa pa sa matatandaan na noong 2021 lang sila naglantad ng kanilang relasyon kahit na almost 10 years na silang magkasama. Noong nagsimula pa 2012, matatandaan na noong in-interview si Coco tungkol sa kanilang relasyon, ito ang naging pahayag niya. "Mas masarap kasi yung pribado yung buhay. Tahimik, walang mga issue. Ito, masaya kami. Napakasarap ng pakiramdam namin dahil ito, 12 years na kaming magkasama pero pareho pa rin gaya ng dati," sabi niya. At kung pribado sila sa kanilang relasyon bilang mag-asawa o partner, ay tiyak na mas pribado sila sa pagdating sa kanilang magiging anak o mga anak. Ito lang umano ay para protektahan ang identity at safety ng mga ito. Matatandaan na sila ay unang pinagsama sa professional na ABS-CBN series na Walang Hanggan noong 2012 kung saan ginampanan nila ang mga karakter na sina Daniel at Katerina. Ayon sa pagkakasunod-sunod, ang palabas ay tumakbo mula Enero hanggang Oktobre ay may kasamang mga kilalang artista tulad nila Don Zulueta, Richard Gomez, Susan Roses, Paolo Avellino at Melissa Ricks. Noong unang pinalabas ang Walang Hanggang noong Enero 2012, 16 taong gulang si Julia at 30 naman si Coco. Matapos ang tagumpay ng kanilang teleserye, sina Coco at Julia ay nanguna sa kanilang unang pelikula together, A Moment in Time. Ang tambalang Coco Jul ay bumalik sa primetime sa pamamagitan ng seryeng Ikaw Lamang, kung saan kasama din sina Kim Chu, Casey Concepcion, Jake Cuenca noong 2014, at Once Upon a Time series titled Yamashita's Treasure noong 2015. Masayang-masaya ang mga fans kung totoo man na nabuntis na ulit si Julia Montes. Dahil ibig sabihin, umano ay mahal talaga nila ang isa't isa at masipag umano si Coco Martin both on and off the camera. Ngunit kung merong natutuwa at excited, ay marami din naman ang pipikon kay Coco Martin. Tila umano daw kasi na lagi na lang niya binubuntis si Julia Montes, kaya naman hindi na umano ito nagkaroon ng sunod-sunod na proyekto. Nasayang lang daw ang prime years ni Julia Montes bilang artista dahil sa relasyon at pagbubuntis niya. Matatandaan na na-considered si Julia Montes bilang isa sa pinakamagaling na young actress ng kanyang generation noon pa man. Kasama si Catherine Bernardo, naihantulad sila sa premyadong aktres katulad nila Claudine at Judy Ann Santos. Marami ang nagsasabi na mas magaling pa nga si Julia Montes kay Catherine Bernardo sa larangan ng pag-arte. Samantalang narito naman ang mga komento ng netizen hinggil sa usaping ito.
Naaawa ako sa kanya. Julia could have been one of the top celebrities. She could been winning a lot of acting awards. Sobrang laki ng potential niya. Pero ngayon nakakulong lang sa pang-groom ng partner niyang mataas ang celebrity status when it should been her in that position na stuck na lang siya. It pains me so much when I remember this. Binuntis at kinahon from her possible groundbreaking stardom while she's out here continuously making a name for himself. Sakit. Sobra, I remember na mas bet ko siya umarte noon kay Catherine. Nabibisit ako dyan sa Coco Melon na yan, ang pangit niya, problematic. Nakakalungkot lang she was groomed. I think she is amazing actress and person too. I wonder if her mother tried to stop her from dating a guy way older than her. Sobrang off talaga na pinayagan ng management yung pairing nila to think na Julia Montes was thin and fresh from her success sa Mara Clara. Samantalang si Catherine, she got a lot of roles na pang teens, pero si Julia ang mature na kaagad ng roles niya. I really can't look at their relationship in a positive light talaga. Grooming talaga ang naganap. Oh, I thought she gave birth overseas to hide the pregnancy. Dito pala nanganak. I remember nga malakas yung rumors about the situation during this time. Nakakaawa naman siya. Groom na nga na cheat on pa nung nabuntis. Yung tita ko yung mga kababata niya sa probinsya. Construction workers daw sa bahay ni Coco. Di pa putok yung relasyon nila, lagi daw dumadating si Julia sa bahay ni Coco. Papasok ng bahay, walang papansinin. Didiretso sa kwarto, tas di na lalabas. Although pag kinausap mo naman daw, mabait at mahinhin. Pero talagang parang groom talaga dahil she trusted Coco so much. I feel really bad for Julia Montes. Laki ng potential ni Akla sa showbiz, tas ayun na lang siya. She looks at peace naman sa situation, pero if magasin yan, nako. I hope she has a solid support system, praying na lang for her. Kayo, anong masasabi nyo sa isyong ito? Agree ba kayo sa mga netizen? Totoo kaya na buntis ulit si Julia Montes sa kanyang third baby? Comment down your thoughts below. Don't forget to like and subscribe for more latest trending news from us. And thank you for watching!